What's up mga ka-O-Sports? Panibagong video na naman ang mapapanood ninyo ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang idol ng mga idol ninyo. Sino-sino nga ba sila? Yan ay sina Mac Cardona, ang guard ng San Miguel Beermen na si Terence Romeo, at ang angas ng tundo na si Paul Lee. Isa lang sila sa mga active players at mga wala na ngayon sa PBA, pero aminadong idol nila si The Spark Mark Cagiwa. Pero bago natin pag-usapan yan mga ka-O-Sports, kung bago lang kayo sa channel na to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe na din kayo para updated kayo sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan mga ka-O-Sports! I gave you my heart. Karamihan nga sa mga late na nakanood ng PBA ay hindi ganong kakilala si The Spark Mark Cagiwa na kung ano ba ang talent niya nung panahong kalakasan niya. Sa ngayon kasi, ang nakikita na lang ng mga tao ay puro upo na nga lang si Cagiwa at wala naman daw na itutulong sa team, kaya dapat mag-retire na nga lang siya sa PBA. Pero sa mga hindi nga nakakakilala ng gusto kay Cagiwa, isang respetadong player siya sa PBA. Iniidolo nga siya ng mga active players ngayon at yung mga wala na sa liga. Tulad na lang ng kilalang angas ng tundo na si Paul Lee. Aminado nga si Lee na si Cagiwa nga ang naging inspirasyon niya at ang idol niya nung nasa college pa lang siya. Kaya nga naging fan siya ng Hinebra itong si Paul Lee. Dahil nga din ito kay Cagiwa. Nung bata pa nga lang kasi siya, itinitingala niya na ang idol niya. Ang kilalang malupit na mag-crossover sa generation natin ngayon na si Terence Romeo. Kung maaalala ko nga, nung nasa Global Port pa lang siya nung rookie season ngayon, ay nakikipag-kompetensya siya sa idol niya. Doon, kahit baguhan pa lang si Romeo sa liga, hindi siya nagpatinag dito at pinakitaan niya ang idol niya. Doon, mahahalata ninyo na na-triggered niya si Cagiwa dahil nga sinusubukan siya ng isang rookie sa kagalingan niya. Pero pagdating nga sa dulo ay hindi nga nakamit ni Romeo na mapanalo ang team niya. After the game ay nilapitan nga siya ni Cagiwa. Inamin niya nga na napabilib din siya nito sa game na yon. At sinabi pa nga ni Cagiwa na maiko-compare niya sa laruan niya dati si Terence Romeo. Dahil nandoon yung gigil factor niya nung rookie season pa lang siya. Yung likse at yung never say die niyang attitude. Sayang nga at hindi napunta sa Hinebra si Romeo. Kasi nung rookie draft ay mas pinili nga nilang kuwain si James Forrester kaysa kay Romeo. Malaki siguro ang magbabago sa liga kung si Romeo nga ang kinuha ng Barangay Hinebra. Ang iba pa nga ay si Mac Cardona o minsan pinatawag na Captain Hook. Madami nga din ang hindi nakakaalam na si Cagiwa nga ang dahilan kung paano siya minaster at nakilala sa pagiging Captain Hook. Dati kasi, nung bago pa lang si Cagiwa sa liga, mahilig siya mag-floater. Pero iniba nga ito ni Cardona. Ginawa niyang hook shot at na-master niya nga ito nung nasa De La Salle pa lang siya at dinala niya nga ito sa PBA. Ang dami nga din pinaiyak nitong si Cardona sa galaw niya ngayon at isa na nga din dito si Cagiwa. Ang hirap kasing bantayan ng galaw ni Cardona. Imagine, the drive si Cardona tapos magugulat ka na lang bigla siyang mag-hook shot sa harapan mo. Na parang ginagawa nga ni The Spark nung panahon. Pero trivia muna tayo mga ka-O-Sports. Nung panahong nakikilala na nga si Cagiwa sa Asia, inalok nga siya ng Iranian team para maglaro sa kanilang bansa. Sa pagkakaalam ko, ay aabot niya ng 10 million pesos ang offer sa kanya ng Iran para maging import. Pero tinanggihan nga ito ni Cagiwa at mas pinili niya nga ang bansang Pilipinas kaysa maglaro sa international. Siguro nga mga ka-O-Sports ay mas gusto niya nga ang suporta ng Barangay Hinebra. Dahil para kay Cagiwa, ang Hinebra
ang best fan sa buong mundo at para sa kanyang puso. Siguro nga mga ka-O-Sports, kung uso na ang social media dati, ay mas makikilala pa itong si Kagiwa at mas madami pa ang magkaka-interes sa kanya. Ngayon kasi, kahit through YouTube or Facebook, pwede nang makita ang talent mo. At pwede ka nang ma-scout ng mga kilalang recruiter na basketball. Kung dati, kailangan mo manood ng live para makahanap ka ng mga talent sa buong mundo. Mas madali na kasi ngayon mga ka-O-Sports. Kaya sina Terence Romeo ay may mga nagka-interest nga sa kanila dati, kaya pinanood nga siya ng live. Kaso mukhang hindi nga lang na-meet yung standards ng mga nag-i-scout para sa kanya. Kaya dahil doon, masasabi ko na kung sino ang idol ninyo ngayong generation, ay si Kagiwa naman ang iniidolo nila. Paano? Hanggang dito na lang mga ka-O-Sports. Paalam! Maraming salamat sa panonood. Peace out! Shoutout mode muna mga ka-O-Sports! Shoutout kay Crisandro Gunayan, Alexi Espinal, wag naman ibenta, fans ako ng Aces, Vladimir Jeremy, Alaska is one of the independent teams in the PBA. Tama, isa na nga lang sila sa mga isa sa mga independent teams sa PBA. Richard Pano, pa-shoutout naman idol. At kay Karis Uto, pa-shoutout naman dyan Lodi. Sa mga gusto magpa-shoutout mga ka-O-Sports, mag-comment lang kayo sa mga videos ko. Maraming salamat! Sana nag-enjoy kayo sa video na to!